Mel, nanatili makapal ang bilang ng mga sasakyan dito sa South Luzon Expressway, particular dito sa Calamba Toll Gate. Ito yung mga sasakyan papalabas ng Metro Manila. Pero ito naman, sa kabila ng pagkapal ng bilang ng mga sasakyan ngayong araw nito, wala pa namang naitatalang mga aksidente na maaari makaapekto pa sa daloy ng trapiko. Alas 3 ng hapon, nagsimulang dumami ang bilang ng sasakyan sa South Luzon Expressway. Sa Calamba Toll Plaza, makikita ang mahabang pila ng mga sasakyan. Inaasahan na rin ang pamunuan ng SLEX ang pagkapal ng mga sasakyan ngayong magdamag, lalo pa at half day ngayon ang mga tanggapan ng gobyerno at mga universidad. Nagsisimula ng dumagsay yung mga motorista natin. Nakikita natin sa likod na dumadami, kumakapal na yung volume ng vehicles na papuntang Batangas, karamihan. Siguro tuloy-tuloy na ito hanggang mamaya o hanggang kinabukasan na meron na tayong mga sasakyan na pabakasyon na. Pati sa dulo ng SLEX na nagdudugtong sa Star Tollway ng Batangas, nagsimula na ang pagdagsa ng mga sasakyan dakong hapon. Tulad ng mga nakaraang Semana Santa, hanggang bukas ng tanghali inaasahan ang makapal na bilang ng mga sasakyan na bibiyahe patimog Katagalugan. Kaya ang mga tauhan ng SLEX, full force para matiyak ang ligtas at mabilis na paglalakbay ng mga motorista. Wala pa namang naitatalang aksidente o sasakyang nagkakaproblema. Nakaantabay na yung aming mga ambulance tellers sa mga temporary toll booths, yung aming mga traffic patrol, emergency crews. Naka-standby na lahat at inaabangan na nga itong pagdaloy ng traffic na ito. Dahil nga sa inaasahang mas makapal pa na bilang ng mga sasakyan hanggang bukas ay talagang patuloy na minomonitor at binabantayan ng mga motorista na dumadaan dito sa South Luzon Expressway para yung magkakaroon ng mga problema o aberya ay agad na maagapan at hindi na makapagdulot pa ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Mel? Maraming salamat sa iyo, Suzanne Enriquez.